DZXL News Break. Bayaniwan laban sa COVID-19 update. LRT, MRT at PNR balik operasyon na sa May 16, pero lilimitahan lamang ang bilang ng mga maaaring isakay dito. Kasama natin sa balita XL Rajman 11, Eman Mortega. Bayaniwan laban sa COVID-19 update. Maaaring na magbalik ng operasyon ng ilang transportasyon sa May 16 matapos maalis ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Kabilang rito ang biyahe ng Light Rail Transit o LRT 1 at 2, MRT 3 at PNR National Railways o PNR, pero limitado lamang kanila may sasakay sa kanilang pagbabalik operasyon. At ang rail lines ay kailangan sundin ng March 14, 2020 DOT or guidelines sa community quarantine, gauging ng karagdagang health and safety measures tungkol sa Interagency Task Force at Department of Health. Kailangan may isang metrong layo para social distancing mga pasahero, kung saan mayroon din ilalagay ng markings, signages, tarpaulins at ibang logistics upang matiyak na isipong mapapartapad ang kautusan. Magsasagawa din ng regular na disinfection and sanitation sa mga train interiors, station premises at pasilidad. Dapat din may hand washing o disinfectant stations na nakalagay sa mga istasyon para sa sanitary measures ng DOH. Hindi na magpapayag na makapasok sa istasyon ang mga pasahero at na walang tamang face mask, alinsunod sa panuntunan ng DOH. Gayun din ang mga pasahero magpapakita ng sintomas ng COVID-19 o may temperatura na 27.8 degrees Celsius o mas mataas kasama mga senior citizens, edad hanggang 20 at mga buntis dahil kabilang sila sa mga vulnerable population o madaling humahawa sa nasabing sakit. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajman 11, Eman Mortega, Tatak RNN. Bayaniwan laban sa COVID-19 update. Aminado naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maaaring malugi ang public transport sector dahil sa ipinatutupad na limited passenger capacity sa gitna ng banta ng COVID-19. Sa ilalim ng General Community Quarantine, 50% lang ng orihinal na passenger capacity ng mga public utility vehicles ang papayagang maisakay para masigurong masusunod ng social distancing. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, hindi naman kasama sa mga tinalakay nila ang pagpapatupad ng fare increase para mabawi ang mawawalang kita ng public transport sector. Pero matatanda ang sinabi ng Department of Transportation na bahagi ng recovery plan nila ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga PUV operator. Una nang nanawagan sa gobyerno ang grupong Piston na ituloy ang pagbibigay ng financial support sa mga drivers kahit piniyagan na ang parcel operations ng mga PUV. Anyang malaking kawalan sa kita ng mga tsuper ang paglimita sa bilang ng mga pasaherong maaari lang nilang isakay. Bayaniwan laban sa COVID-19 update. Sa Lucena City, 2.5 milyon pisong halaga ng shabu nasabat sa isang bypass operation doon. Kasama natin sa balita, XL Rajman 12, Noel Talakay. Nasamsam ang 2.5 milyong halaga ng ipinagbabawon na droga at aresto ang tatlong suspect matapos ikasa ang bypass operation laban sa kanila. Nakilala ang mga ito na sina Danila Dumaplin Borjas alias Jay, at 29 years old, Claire Jan Aragan Alagon, 29 years old, at Christine Saison Dolor, alias Tanis, 20 years old. Nakuha mula sa mga suspect ang 126.80 grams sa umano'y shabu at may katumbas na halaga na 2,581,332 pesos. Kinumpas ka din ng mga arresting officer ang ginamit ng mga ang sasakyan ng mga suspect. Ayon sa mga pulis, ginawa ang nasabing operasyon matapos makatanggap sila ng isang tip tungkol sa illegal na transaksyon ng mga suspect. Kaya agad na ikinasa ang bypass operation pasado alas 5.30 kahapon sa pamumuno ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 4A sa kahabaan ng Barangay Mayao Crossing, Lucena City. Nakatuwang ng nasabing operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A, Quezon at Lucena City Drug Enforcement Unit. Nakakulong na ang mga suspect sa Lucena City Police Station Custodial Facility at naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa National Capital Region, Noel Talakay, Tatak RNN, DZXL 558. Bayaniwan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Rajaman Ron Ramos ng DZXL 558 Tatak Ironman. Oras, alas 3:02 ng hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.